Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoid profane and vain babblings and oppositions of science, falsely sold codes. Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. Pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. So we finish up, Panginoon, ng book. Unang epistle, Panginoon, kay Timothy. Nakita po namin ang tapatan ng inyong mga lingkod dito, Lord. Timothy and especially Paul. Kung paano minimentor niya, Lord, tuturuan. At na-exhort din po, Lord, si Timothy, tuturuan mga dapat gawin, Panginoon, at kami po ay natututo rin dahil dito. So I pray na as we finish up again, makita namin, Panginoon, maalala, hindi natin makalimutan, Panginoon, yung aral na nandito sa book na ito, Lord. So yun lang po, Lord, kayong pagpalaan niyo po bawat isa, lalo mga interesado, Lord, na tulad ni Timothy, Panginoon, na project namin namin sarili, kami maglilingkod sa inyo, Panginoon, hanggang sa huling araw namin dito, Lord, sa mundo. Kayo pong magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayun, nawala ako na eh. Tubig. Okay, good evening po sa lahat again. Itong title po natin ay Committed to Thy Trust. Marami pwedeng ano dito eh. Actually, nakita ko agad dito yung nireserve ako to eh. Sabi dito, fight the good fight of faith. Marami na pong ganyan eh. Marami na pong ganyan. Okay naman kasi yan talaga. Pero tayo, reviewin po ulit natin, no? Yung title po natin, yung binanggit po kanina sa second to the last ano? Verse, sabi po dyan. Okay, actually, 17, no? Oh, okay. Eh, saan na ba yun? Sa second nga, sa 20. No? Sa Timothy, to keep that which is committed to thy trust. Thank you. Ibig sabihin, panatilihin mo yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, no? Yan po ating title ngayon, ha? Pero pwede din actually yung fight the good fight of faith. Kasi po, ito na eh, patapos na yung ano, epistle. Inasummarize na ni Paul yung mga dapat niyang ituro, kumbaga, kay Timothy. So reviewin po natin again yung ano, no, yung for the how many ano to, how many weeks, 12 weeks, that is 3 months. Ang bilis lang po, alam nyo yung aking pag ni-review ko yung mga meeting na ako, na-preach ko pala to, parang hindi ko na maalala. Okay, so sino nakakabisado? Nanos siya ba yan? So number one, charity or love is the end of the commandment. Ibig sabihin, yun ang pinipicture natin, yun ang pinoproject natin, dapat magkaroon tayo. Okay? Kung hindi ka mapagmahal, wala ka. I mean, kunwari, mayabang ka lang, maporma ka lang ng Kristiyano, pero wala kang pag-ibig sa kaluluwa. Matured ka ba nun? Siyempre, hindi. Kaya alam nyo na tayo, pinaka-ano dyan, yung soul winning. Okay? Pero after mo soul win yan, pag-akay din, hindi rin madali yan. Eh. Amen? Kaya yung iba, nag-stay sa church, pag nakita nila na welcome sila, dito sila matututo, diba? Hindi na alis yan eh. Kasi saan ka pupunta? Diba? Kaya nga minsan, madalas, naisip ko yung mga wala na dito. Ano kaya? Ayun, nagtatawa na tayo kaya. No? Pero natatawang na asar ako. Pero lahat yan, naisip ko yun eh. Kasi hindi ako makatulog eh. Kaya ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Kung sakali lang ha, huwag na kayo aalis sa church. Sakali lang. Isa sa mga torture kasi sa pastor yung di alam eh kung bakit ka umalis. Pero wala ka.
Pero sana at least sabihin mo, Pastor, yun, malayo kasi. Kung maniniwala ako, dito. Siyempre, maniniwala. Ano naman yan, ha? Para hindi ako mag-iisip. Pero wag na lang kayo. Meron pa magandang dahilan. Anyway, magmamature kayo. Dapat kayo nagmamahal. Yan. And then po yung second week po ay good conscience. Okay? Tinakil po natin yan. In-emphasize natin or kinontrast natin po yung maganda konsensya tsaka yung, di ba, kabaligtaran nun, yung mga seared with a good, ano yan? Seared with a hot iron. Okay? So, sana nakuha nyo yun. Alala nyo pa yun. Ang maganda dito, nasa YouTube naman tayo lahat tsaka sa Rumble. And then po yung third week, second chapter, Faith and Truth Verity. Okay, sabihin, pananampalataya, kailangan ko pananampalataya, pero dapat totoo. Okay? So, kailan lang, nag-ano ako ng mga, ano ko na, mga future na i-preach natin. Dahil ang challenge, ang daming challenge sa atin eh. Ewan ko, naramdaman niya, pero sa akin, naramdaman ko. Pakisilent po muna, yan, katulad yan, challenge din yan. So, iba, puro faith. Pati Catholic, nag-punong pinipaste, tinopos eh. Diba? Hindi ko lang pwedeng, ayaw nung sagutin lahat ng nakikita ko sa ano. Yung iba lang. Ayun, dapat yung faith ayon sa katotohanan. Ayan po yung second chapter, first part. And then yung pangalawa, of course, yung let the woman learn. And then desire a good work. Qualification of pastor and deacons. And then mystery of godliness, that tayo lumalim. Trust in the living God. Okay? Napaka-important. Ang gaganda po na ano sa Timothy, no? Kasi nga, hindi ang pastor sa'yo, no? Pero tinuturoan yung pastor. So, matututo rin tayo dyan. An example of the believer. So, lahat tayo dapat example. At ang ginamit nga dito, yung youth, no? Si Timothy. So, kung siya ay dapat mag-example, tayo din lahat. And then, that they may be blameless. Yun ang pinaka-goal natin. Sabi kanina, love, pero isa sa mga gusto natin mangyari sa atin, yung halos wala nang masabi yung ibang tao. Kung meron siyang masabi, ako napansin ko po yung mga ibang ano nga, yung Baptist. Kaya hindi sikat ang Baptist kasi hindi halos nababanggit man lang. Okay? Kasi nung mga panahon nandun, na yan, tahimik lang tayo eh. Maganda yung ganun. But I believe, isa sa mga dahilan bakit di tayo binabanggit ano, talagang iniiwasan tayo hanggat maaari. Kasi pag nabanggit mo yan, ano mga religion dyan? Kasi, pag nabanggit yung Baptist, ano yung tinuturo dyan, lalo magkakaroon ng interest yung mga gusto ng katotohanan. Yan ang naano ko dun eh. Kaya napakaganda po nun, halos dapat wala silang masabi sa atin. Kaya iba naman, sinisira din yung Baptist. Kasi nga, alam nila, pag nasira yan, isang puputin tao, di ba? So, anyway, so yan po yung ating final sabi natin, sa mga goal natin. Yung halos walang masabi sa'yo. At pag meron nasabi sa'yo, kung meron man, ano, ay, masyadong seryoso yan eh. Negative ba yan? Masyadong puro Bible yan eh. Ay, naman. Di ba? Sana ganun yung masabi sa atin. Parang si Daniel, no? Walang masabi. Mabuti, matalino, kung hindi naman siya matalino kasi may ibang bagay ibinigay sa atin. At least, ano ka, baga, iba yung tingin sa'yo, yung pamilyang yan, solid yan sa Panginoon, di ba? Yung maganda. Yan, yung anong yan. So, yan. So, that they may be blameless, and then second to the last, hindi pa, fifth, no? Keep thyself pure in the world. So, ang ganda rin nun, of course. Sabihin, parang sa Titus din, no? So, hindi tayo dapat mahaluan. So, yun yung niluluto kong ano ngayon eh. Preaching. Ang nasa crosshair ko ngayon, CCF. Kasi, mama, dahil nag-share eh. Hindi nag-research din ako. Anyway, then last week, the love of money is the root of all evil. Medyo pinago ko. Sabi ko lang, the root of all evil, di ba? Pero, pangit eh. Kaya in-specify natin the love of money. Ngayon, last na. Again, ito po ay ano ulit? Committed to thy trust. So, ang dami po na pag-usapan natin kay Timothy. Ano yung pinakasummary nun? Ngayon, tagal na natin nag-summary, di ba? So, tinatake natin mga importanting points
about what Paul is teaching Timothy bilang pastor nga kasi kailangan niyang matuto. At ano yung sinasabing trust? Ano yung trust? Tiwala. So, ano yung committed? Ha? Ano yung committed? Ano nga po yung commit? Ha? Binigay, pwede. Bigay lahat. Parang nalalim si Jesus, di ba? Siya, ano? To thy, sabi niya, Father, and to thy hands, I commit my spirit. Ano yung pinaka-synonym ng commit doon? Nilaan. Malapit na. Pinagkatiwala. Entrust. Kaya medyo, kaya gusto mong makita nyo dito yung sa title pa lang natin, medyo doble na eh. Committed na, tapos to thy trust pa. So actually, yung trust dito, medyo may ibang ibig sabihin yan. Okay, kung napansin nyo iba sa mga ibang bangko, nakakita nyo ba yung mga bangko? Isa mga, di ba, anong isa sa mga tawag sa kanila? Trust? Trust fund, di ba? Kasi pera mo, ba't mo ilalagay doon? Pinagkakatiwala mo yun. Na hindi nila iwawala. Kaya yung mismong noun yun, kasi yung trust dito, pwede mo sabihin trust, may tiwala ako sa'yo. Parang verb eh, di ba? I trust you. Di ba? Pero actually, yung object na yun, na parang trust, yun nga, katulad sa bangko, pinagkatiwala mo yung pera mo doon, na alam mo din malulugi. So, ang tawag din doon, mismo sa pera mo, sa account mo doon, trust ang tawag doon. Hindi na? So, trust. Kaya ngayon, committed to thy trust, pinagkatiwala sa pinagkakatiwala sa'yo. Parang ganun. Doble-doble. So, ang tanong, at meron pa, bago tayo doon, ano yung keep? Ha? Panghawakan, panitalihin, pwede rin nyo, panghawakan, or, parang pagkatiwala din, kasi, ipanatilihin mo yung pinagkatiwala sa yung tiwala. So, tatlo na. So, ano ba sinasabi dito? Kasi nga, yung lagi kasi nabanggit sa soul winning, di ba? Anong ibig sabihin ng manampalataya? Sa panahon natin ngayon, kasi ang hirap na yun, lalo yung mga preacher na dinumero ang sinasabi. Wala na, minsan din nalang iisip yun eh. Basta inuulit yung nasabi sa kanila. Kaya pag medyo nagkaroon ng variation yun, wala na. Masalamat naman at iba lang, maraya naintindihan pa rin naman. Pero kaya doon tayo nag-iingat. Kaya pag tayo, laging context yan. Lagi. Pag nag-uusap tayo, context. Yung sabihin, anong pinag-usapan natin dito? Anong area yung pinag-usapan natin ngayon? Kasi ganyan po yan. Ngayon lang kasi ang dami ko rin kasing aaral, no? Kailan lang, baka another topic to, no? Sa preaching. Isang Hudyo ba naman, tsaka isang Katoliko nag-uusap. Sa ako na re-reveal yung topic nila, pero pag ikaw, ordinaryong nanonood ka lang, nakikinig, madadala ka eh. Hindi mo ma-identify yung panluloko. Ganyan po kasi yan eh. So, yun, nagkakamutan sila ng likod, alam mo na, nagpapapogi lang, gano'n, hanggang marami silang makinig sa kanila, kasi tatalino na ako, parang gano'n. Gano'n na dumarating. Kasi so, simpleng topic, pinapa, yung nalaman, isang oras na pala. Pero pagkatapos mong napakinggan yun, sabi yun, talino talaga. Yung gano'n naman, kung hindi ka marunong, ha, na iba, na nakuha yung glory ng Diyos, no? So hindi naman dapat sa kanila. But anyway, nagano'n ako dun, ha. Sana ba ako? Ayan, so sa keep, no? So dito tayo matatapos. So yung, again, yung buong libro, sulat ni Paul kay Timothy, una, okay, 1 Timothy, ay puro ganun po yun, na ang daming pinagkakatiwala, tiwala, tiwala. Ano ngayon yung pinagkatiwala sa kanya? Yun ang tanong ko. Kasi kanina pera sa mga bangko, ang katiwala mo. Pag-trust fund. So, yun pala, sa pananampalataya, sabi ko, di ba, yung pananampalataya, maniwala, magtiwala. Okay? So, kailangan,
naintindihan mo yung pinipreach mo. Actually, naano rin, nawala na naman ako dun. Anyway, balik tayo dun sa ano yung pinagkatiwala ngayon kay Timothy? Yung tanong ko sa inyo. Ha? Doctrine? Saan mo nakita yun? Okay, actually, buong First Timothy. Tama yun. Bukod sa doctrine, ano pa? Yan ah. Yung church. Ano pa? Ha? Sarili nino. Okay. Na yung ano kasi dito, ano yung pinagkatiwala kay Timothy? Tama na yun actually, doctrine. Ano pa? Salita ng Diyos na tinuro sa kanya. Ano pa? Mga, ito yung mga huling ano dito, advice dito, parang last week. Sinabi, di ba, yung mga huwag kang mag, don't love money, di ba? Ano pa? Ano yung pinagkatiwala sa kanya? Doctrine, salita ng Diyos. Ha? Mga kapatid, pwede rin. Pero more on gano'n, salita ng Diyos, yung aral, doctrine, wisdom. Kasi pinapasa po yan eh. Kaya yung gusto ko sabihin kanina, di ba, makikita natin si... Ay, walang mawala sa inyo ha. Na-anticipate ko na si Pastor eh. So ganun po yun. Yun ang maganda pag nakita niyo yung excited ako sa anong sasabihin niya. Ganun niya kasi tagal ko doon, tapos umalis tayo. Pero walang halos na bago dyan. Pero ang napansin ko sa mga, pag may wisdom ka kasi, katulad yan, anong sasabihin niya sa atin? Anong sabihin sa akin? So, excited ako doon. Anong halimbawa mayroong binigay ng, yung halimbawa sa pastor mo na ito ang gagawin mo yung sa mga tao. Yung share mo sa mga tao. Tapos, ano mo yung, kung ano yung kanyang ginagawa doon, yun ang gagawin. Okay. Yung instruction, yun. Nakagawa ko rin yung ano. Nalaman. Dati sumusunod kayo, ha? Yan. Tama yun kasi pangangaral, wisdom, pati yung method, paano ginagawa yan. Kahit may, alam mo, ganito ang gagawin, paano. Diba? May ang daming instruction dito, eh. So, ang hirap, pag ikaw naman yung magsisimula, hindi natin alam dito kung sinong papasto, may asawang pasto, o susupport sa another gawain. Hindi mo yan ako ko, kaya yung CCM na nasa utak ko, talagang nakakatawang ewan yan eh. Yan ang wala sila. Never sila magkakaroon niya, kahit marami sila, ang yaman po niyan eh. Pero ang daling patumbahin. Kahit Catholic yan, yayabang yung mga yan, yung audio, tsaka yung ano yun, yung iglesia ni Manalo, di ba? Madaling patumbahin yan. Again, depende rin sa mga tao, kasi kung paano kung gusto ng tao, ganun. O, di doon na kayo. Diyan na kayo. Pero yung pinagkatiwala sa church, hindi nyo makukuha yun. Yun ang gusto ko sabihin. Hindi mo pwedeng pikiin lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng pikiin yun. Medyo na banggit na ano din natin yung daan na sa Baptist Distinctive, di ba? So, napakaganda. Amen. So, simulan na natin. Basta, at least, alam na natin, ha? May pinagkatiwala kay Timothy. Huwag mong sayangin. Marang ganun sinasabi niya. Panatilihin mo yan. Kasi iba dyan, namaya, size policy so-called, at yung sa mga unang chapter, nabanggit na agad dun yung mga kalaban natin, eh. So, paano mo pananatilihin niya? Kabulat aral. Paano mo pananatilihin yung aral? Isulat mo sa libro. Kahit sulat mo yan. At, pag tinamad yung mga tao, di na, di ba? Pag pumasok yung maling doctrine, Bible mismo, binabago. So, sana maintindihan natin yung mga pinagkakatiwala sa atin. Hindi basta-basta mo yan tinamad ka, o yan na. Kahit nga pera, di ba? Ang daling mawala. Di ba? Alam nyo yan. Meron dyan, mayaman, di pinag-aral yung anak, pero may mga hindi siya naturong ewan. Di ba? Kasi masarap lang yung buhay ng anak niya. Nasa masisti ko yan. Bandang huli, next generation, ubos. Di ba yung mga pamilyang ganyan, mayaman yan? Ewan po. Pero yung mga matanda, kilala yun.
yung pala nagloko. So, pero ang pera medyo ano ngayon, mas madaling ipasa kasi nga pera yan eh. Kung business yan, ituloy mo na lang. Pero lalo na to, salita ng Diyos nawawala din sa pag napabayaan. Ang church nawawala din. So, sino pastor, mag-ano sila, anong taon sila? 50 years? Tama ba? Hindi, 25. Kalimutan ko tayo. Umalis tayo doon 25 eh. So, 30 na sila. Makita ko lang kasi yung kay pastor, ano naman, padwa yung kanyang souvenir. 40 second. Sana umabot tayo ng ganun, lagpas pa. Kasi hindi mo alam eh. Pag hindi nagtapat, pag hindi mo pinanatili, yun dapat mong ipasa. Una, ikaw muna, panatilihin mo, of course, yung salita ng Diyos, ano ang palataya, pagpalaguin mo pa yan. Ngayon, Galatians pala yung kinakabisado, kaya napakaganda eh. Mag-reflect lahat niya. Tapos, so, huwag mong wawala, and then, pasa mo. Kasi yan ang importanteng bagay, kanina napag-usapan yung pera, mas importante sa pera to, amen? So, and then, umpisa natin ha. So, dito tayo natapos sa 10, okay? So, pasok yan dito sa ating topic ngayon kasi ito yung negative, okay? Yung negative, sabi natin, tinuturuan sila na huwag nyong mahalin yung pera, marami nang nasira dyan. Kaya dito, anong kabaligtaran nun? Kaya ang paalala, ang huling paalala na ni Paul, dito lang sa 1 Timothy, "But thou, O man of God," so tinawag siyang man of God. Alam niyo ba kung sino tinawag ng man of God sa Bible? Madalas yung mga prophet eh. Naalala ko si, ano ba, si Moses, the man of God. Yung tinawag sa kanya eh. Siyempre, si Elijah, si Elisha, and then may iba pa mga prophet. So si Timothy, man of God. So hindi po yan masyadong ano. Ngayon, yung ibang tao ngayon, kaya naasar din tayo, maano sa kanila yan eh, mababaw sa kanila yan eh. Kaya ako, kahit kayo, huwag niyong tatawag yan ng wala lang. Okay? Huwag niyong tawagin dahil pastor ako, man of God. Pero dapat talaga, oo. Amen? So huwag niyong gamitin ng lightly yan, ang yung sasabihin. But anyway, si Timothy, si Paul, tinawag si Timothy na ikaw, kahit bata ka pa, ikaw ay lalaki ng Diyos. So bakit sinasabi yung, kasi nga, dapat ma, si Timothy, dapat, na, huwag niyang kalimutan na banal yung kanyang gawain at yung inata sa kanya. Amen? Flee these things. Ano yung flee? Joshua, ano yung flee? Yan ba yung ano, tumatalon-talon? Insekto? Hindi. Ano, pag verb yan, ano yung flee? Ano yung flee, ha? Alisin or? Iwasan. At hindi lang basta iwas. Imagine pag flee, fled. Diba? Umalis, takbuhan. So ngayon ito, ano itong mga, sisiyat na nung nasa utak ko. Kahit yung mga ibang baptist eh, doon na lang pinattern yan eh. Pag ikaw daw, medyo na, sarap maging mayaman. Si mga nabanggit pa dito. So hindi mo lang basta iiwasan yan, takbuhan mo. Amen? Amen ba? Amen. At sabi dyan, "Thou, O man of God," kung lingkod ka ng Diyos. Huwag yung mananatili ka lang dyan, na paalam mo, hindi ka tatablan yan. Nasabi lang kanina, marami na. Ang sabi dyan, "Which drove men in destruction and perdition." Sabi pa dyan, "Some coveted after, have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows." So, sinakta nila yung sarili nila kasi una, minahal naman kasi nasyado nila yung pera. So, minsan po, napapaano din ako. Kasi nga, siyempre, nakukuparan mo rin yung sarili mo sa iba. Amen? Hindi maiwasan yun eh, lalo sa office. Yan. So, nag-uusap na ng mga, basta yung sasakyan mo. Ay, wala na yun. Pinalitan ko na. Ganausapan na. Eh, lalo yung mga iba na, ay, pinapagawa ko dun yung, ano ko, yung pangatlong bahay ko dun, maganda, ganyan. So, minsan, na ano ka rin ba? Na ako kung parang yung sarili mo. Pero, lalo, mag mga pastor pa nag-uusap, ano na yan? Kasi tinitingnan kong ano nga dun, yung CCF. Pag tinignan mo yung background yan, ang babanggitin lang naman yan, di naman yung talagang mga bagay na nagmamatter. May kasi dito naman alam ng writer yan, tsaka kung alam yung Wikipedia, kahit anong lagay mo, lalagay yan eh. Totoo lang.
Nakasunod pa ba? So, yun. So, pag may mga bagay na sinabi ng malinaw ng salita ng Diyos na iwasan mo yan, iwasan mo yan, lalo na pag ikaw nga yung lingkod ng Diyos. At lahat tayo dapat lingkod ng Diyos. Amen? Nagbabago-bago na lang yan kasi nasa sa inyo eh. Alam nyo, yung mga nawawala dito, minsan nakatawa tayo pa yan, nahulungkod din tayo. Amen? Magbibilang ka niya, maniwala kayo sa dekadang kung maglilikod ka sa Diyos. Malulungkot ka, pero ang dami niyan, sabi nga sa inyo. Kaya pag naalala si Pastor, pag nag-uusap niya, sino nga ba yung ganyan? So magkatawa na niya, minsan malulungkot. Naano ko, magbira, ganun pala yun. Ang hirap. Si ganyan, yung ganun, yung anak ni ganyan, na ito yung ginawa niya. Sana hindi tayo mabilang doon, di ba? Na pinagtatawa, hindi ba pinagtatawa na, pero nakakatawang nakakaano, di ba? So, sana hindi tayo ganun. Ibig sabihin, tayo mananatili sa church na sa paglilingkod sa Panginoon kasi yung mga nakakagulo pala sa atin, yung mag-aalis sa atin sa ministry, tinakbuhan natin, inalisan natin. Amen? Yan yun. Anong kabaligtaran nun? Kung tumakbo ka sa tukso, so, again, sa pastor daw, ganun lang daw yan, apat na F lang yan. Alam nyo rin, kasi lahat naman tayo, kahit si, di ba, lahat ng lalaki. So, ano daw yung F? F, F? Ha? Fame? Female? Ah, dapat tinatandaan nyo, madali naman. Kasi makikita nyo yun eh. Ano? Finances. Pera. Diyan daw yung mga pas. Pero actually, lahat ng tao dyan. Lalo mga lalaki. O kasi female, di ba? So yun, so matatakbuhan mo yun. Huwag yung mayaman ka na parang wala naman akong ginagawang tama. At parang lumalayo ako sa Diyos, pero yung mayaman ako. Dapat takot ka na nun. Alam mo, pinapainang ka na nun. Ganun din. Magbabae naman. Ba't pogi daw ako? Hindi naman. Inayari ka na nun. Ano pa isa? Fame. Ano pa? Sikat na sikat ako. Ang dami kong views sa ganyan. Ang daling ihak nun eh. Alam niyo ba yun? So, yan. So, alisan natin yun. Anong gagawin natin ngayon? So, kung aalisan natin yung mga dapat nating alisan, iwasan, ang kabaligtaran po niyan, righteousness. So, follow after. Ibig sabihin, ay dito, mas magandang righteousness to. Okay? Kunwari, CCF talaga nasa utak mo. Kunwari, mayroon na silang turo. Kasi, inisa-isa ko po yung aral ng CCF. Talagang sila ngayon yung pinaka eh. Pinaka, parang kung dati Catholic, sila ngayon yun. Kasi yung kulto yung Iglesia ni Manalo, daling ilaglag nun eh. Yung CCF, yun ang pinakamagaling manloko ngayon. Kasi lahat, chineka nila yung mga Baptist, lahat ang maganda sa Baptist, nilagay din nila sa kanila. Pero nasa papel lang yun eh. Hindi ibig sabihin nilagay mo yun doon, yun ang ginagawa nyo. Kasi sabi pa doon, the Bible is the final auto, ang galing! Tanongin mo, anong Bible? Ganun lang, laglag na agad. Anong Bible? Eh, kilala ko dyan. Alam ko, kanya-kanya kayo dyan eh. Di ba? So, gusto sabihin niyo sa follow after experience, pag yan, na-call yung attention nyo. Kaya minsan, yung mga ibang friends ko na, yung mga close mo siya sa Facebook. Pero minsan, sinasabihan ko, uy, may nag-pray siya sa Facebook. Pinarinig pa sa lahat. Nag-Facebook ba ang Diyos? So, anyway, yung pa, ganun eh. So, tapos nagpakita ng Santo Niño kung ano man yan. So, minsan, kaya nga andun tayo sa social media eh. Para ma-warningan, hindi naman tayo nagpapapogi doon, di ba? So, ma-warningan mo ngayon. So, ano yung magandang response dapat na ma-solicit natin pag gano'n? Di ba, sana, kung ikaw ay sumusunod sa righteousness, may po muna sa'yo na parang mali yan. Nag-post ka ng Jesus, long hair. Yung sinabi, oh, hindi po yan ang ano, magagalit ka ba? Depende sa'yo. Kung ikaw ay sumusunod sa kung ano yung tama, totoo, at parang may napuna sa'yo, parang mali, kung you're follow after righteousness, alam mo yung mali nga ba ako, tama yan. Ganun din tayo dito. May mga dating po yung panahon na siguro may ako sa ibang ko. Kasi pag unari, sobrang ano yun na, wala na akong masabi. Pero bigla akong may napansin sa inyo. Di ba? Ang hirap ko na minsan sabihan kayo eh. Paparinggan ko na lang. Diba kasi minsan ayaw mo rin nasabihan na parang bata, diba? Ganun yung nagbibinata eh. Hindi mo nang bata eh. Anyway, gusto ko sabihin,
Magsing follow after righteousness. Kung ano yung mas tama pa. Sabihin natin, andito ka na kumpara sa iba, dito ka. Kung ito yung atheist, andito. Yung Catholic, andito. Yung ano pa ba? May mas righteous pa sa Catholic. Kung nari, mga Pentecost, kung nari lang, andito. And then, ano pa? Yan nga, CCF, andito. Oh. Okay ka na ba doon? Yung mga Baptist, andito. Yung mga totoong Baptist, andito. Yung mga... Ibig sabihin, you follow after. Nakikita mo kung ano yung mas tama. Ganon ang binitawan ni Paul kay Timothy. Kasi alam niya nga, may mga bagay na, manluloko, ganyan-ganyan. And then, ano po yun, sa kahit nga, sabi ko sa inyo, mga pastor minsan, di ang hangha ko dati. Kasi talagang salamat sa Panginoon, ginamit sila ng Diyos. Pero, ba't itong isang bagay na to nakapasok sa sistema niya to, for example? Nakapasok eh. May nagpasok nun. Amen? Itong taong to dati, walang pakialam sa pera to. Hindi to, hindi mo pwedeng ano to, mag-associate, for example, sa Calvinist, kung ano man yan. Basta alam niya lamang mali eh. Pero ba't unti-unting, kasi nakapasok yung ano, hindi siya nag-follow after, nahinto na siya dito. Samantalang yung gusto pa ng Diyos sa kanya, dito pa, sa mas righteous. Okay, godly, ganun din po yun. Paano masabing godly? Yung puro Diyos na lang, puro Diyos, godly. Pag nilalayo ka na dyan, baka mali ka. Amen? Parang yung pinapakinggan ko ngayon nga, yung Hudyo at yung Catholic, nagde-debate sila, nagpapagalingan. Eh, pareho naman loko-loko. Siyempre, yung mga hindi marunong, kasi sabihin ko na kasi yung topic nila, pornography. Alam nyo ba yon? Alam nyo yun? Oo. Oh. Ano pinag-usapan nila? Ano pag-usapan? Ang pinag-uusapan mo dapat dyan. Kasi isa parang, eh, kasi yung, in a way, okay lang yun. Isa, ha? Kasi ito naman sabi, ay, hindi dapat. Yan, hindi nila pag-usapan sila. Hudyo, Catholic. Ba't nila pag-usapan yung dapat nila pag-usapan? Amen? Ako, yung sinasabi ko. Kaya yung godliness, yung palapit ka ng palapit dapat sa righteousness, godliness. And then faith. Ay, napakapayak naman yan, pastor. Paano ang ibig sabihin follow after faith? Ibig sabihin, ganun din. Kumbaga, may challenge kayo, mahirap yan, basto. Diba? Kaya naalala sa alala, nung hinamon ko kayo, at hinamon din kasi ako. Ganun yun eh. Kabiglaan eh. Ay ba naman sa akin, church planter ka ba, basto? Ano sasagot ko doon? Oo, isa lang, pero wala na iba. Challenge ako eh. So yung pananampalataya mo, kung meron dumating sa path mo na mas mag-require pa ng mas, kanina, righteousness, syempre, doon ka sa mas righteous. Godliness. At syempre, doon ka sa mas godly. Okay? May dalawang kaibigan ka, alam mo, medyo carnal to, pero sinong sasamahan mo doon? Syempre, mas godly, kung nasa ito, mas godly to sa palayo, doon ka na. Kung ano man yan, kaibigan, doctrine. Ganon din yung pag may pagkakataon na faith, ito masusubok yung pananampalataya ko dito, wala na, hindi na kailangan ng pananampalataya dito. Saan ka doon? O syempre, gusto ko komportable na dito. Hindi nasusubok yung pananampalataya mo, hindi maganda. Amen? So dito ka sa follow after righteousness, godliness, faith, love. Ay, asto, napakapayak na. Ganon din. Kaya nga, naalala ko naman yung ano sa akin dito, yan, hindi na nga umatin eh. Pero, yun yung lagi na ano ko eh. Bakit, pastor? Ang talino man, galing mo na nga dyan, kaya naloloko ko pa, hindi mo alam eh. Kasi may side sa'yo na gusto mong maniwala, kasi sabi rin doon sa 1 Corinthians 13, di ba, believe it, all things yan eh. Ganun ang love eh. Kaya parang niloloko ko na to, pero in a way, magbigyan natin, ganun yan eh. So, sana doon tayo papunta. Kung saan tayo, nagmamahal, nanapalataya, godly life. And then, patience. Ganun din yun. Alam nyo yung mga mayaman especially, alam na nila yung kung paano yung mga tao mamanipulate. Alam nyo ba yun? Ganun din yung mga mayaman ka na, meron ka nang establish na yung buhay mo, ganyan-ganyan. Kasi hindi mo na kailangan patience eh. Ay, ito, itong klaseng tao to, ganyan. Di ba? Eh, ba't yung pastor ko sa reprobate? Iba yun. Exemption lagi yun eh. Pero, bakit sila katulad yan? Hindi, CCF na naman. Sabi doon sa mga post ni ano.
Eh, yung mga yan, di ko na, pag nag-o-oppo sa akin, di ko na, ano yan, sabi nila, sa bandang doctrine, sabi nila, ang statement nila ganito. Pag may nag-uusap sa akin ng doctrine yan, pag ako'y ilalayo sa aking, ang goal kasi nila, ano, make, then, honor God and make disciples. Dati yun, ngayon, pinalitan nila eh. So, kung may doctrine ng usapan at mawawala daw siya sa focus sa pagdi-disciple, ayaw ko na yung doctrine kasi diba, ito yung goal ko eh. Ang problema, yung doctrine yan, yung nauuna dyan, isang mudadali niya kung wala kang doctrine at hindi ka tama. Nakita niyo yung panluloko doon? At sa pagtuturo ng tama, hindi pwedeng walang patience po. Tandaan niyo po yan. Ako, especially ako yung nakakita niyan eh. Kaya nga, naalala ko kayo pag minsan may gasadya sa akin, ay, si ganyan, ganyan. Kaya minsan, kinikriticize niyo ibang tao sa akin. Bakit? Kasi may gusto ko yung palabasin, which is normal lang naman. Walang problema. Ako ngayon yung mag-aano dyan, di ba? Ano yung tiyaga natin dyan? Ano yung ating dealing dyan sa tao na yan? O sa pamilya na yan? O kung ano man yan. So, yun. So, kailangan sa side ko ng patience. I mean, lahat kayo kasi, inasa alang-alang ko. Amen? So, ganun din kayo. Unti-unti lang. So, kailangan natin ng patience sa tao. Hindi pwede yung wala po yan. Dahil hindi mo alam talaga eh. Lalo itong mga bata, hindi mo alam yan. Kung ano yung tinatahak nila, ano yung pinipili nila sa ngayon. Amen? Dito pa lang tayo. Anyway, meekness. So, yan, medyo simple na, okay? So, kung ikaw ay papiliin, saan ka lalapit? Sa meekness na lang. Sabi, huwag kang mayabang. Amen? Ngayon, lagi tayo dinitira sa doktrina. Mayabang ka kasi gusto mo ipilit yan. Eh. Hindi pilit eh. Kaya nga pinag-uusapan eh. Iba yun. Natindihan niyo ba? Mayabang ka ba pag sinabi mo, ito yung tama, parang mali ah. Yabang mo naman. Ha? Pinag-uusapan lang natin kung ano yung tama at mali eh. Hindi mo mo lang ano. Hindi ka na following after righteousness. Paano yan? So, magkakasama po yan. Yung gusto ko sabihin dito, hinilera ni ano yan eh. Ni Paul yan dyan eh. So, magkakatandem po yan. Magkakasama po yan. And so, yung huling gusto ko sabihin dyan sa part na yan, yun nga, huwag mong ayaan na magsabi sa yung hindi kami kung patience ka, godly ka, may faith ka, may pag-ibig ka, at may righteousness ka. Okay? So, sana nakuha niyo. So, ito na yung famous verse. Sabi dyan, fight the good fight of faith. So, meron tayo, ang dami ko na, pag binilang ko nga sa mga preaching, hinahalintulad po yung ating buhay sa pagkikipagdigma. Ang dami na, kasi yan ang totoo. Pero hindi again tayo makikipag, yung physical. Okay? Sa kahit anong laban po yan, merong rules of engagement yan. Yung kahit yung mga sa martial arts, sa amin, kasi na medyo na ano ako dyan eh, dun sa high school ko. Yun ang lagi pinapaalala sa akin, tuturuan ka ngayon, tuturuan kita kung paano sumapak at mahilo yung ano. Tuturuan kita ha. Gagamitin mo yun sa saan. Diba dapat ang mauna sa'yo yung control. Kasi magaling ka na, alam mo yung paano yung pagtama eh. Pwede kang makapatay. So kaya lang unang pa-emphasize sa'yo, kung init lang na ulo, yung papaugian lang, huwag na. Ganun nyo. So ganun din tayo. So puro tayo, diba tapang natin pa yung nag-preach? Kaya yung iba nagkakaroon ng misconstrue. Ibig sabihin, eh, pastor, tapang mo pala dyan. Di, pag minakasalubong tayo dyan, ganito gawin natin yung kulto, kutusan natin. Mali naman. Matapang tayo sa tama. At madalas nga sa hindi, sa salita lang tayo matapang eh. Eh, salita ka lang pala eh. Kasi hindi, yung ibang laban, di naman inuto sa akin ng Diyos yun eh. Amen? Eh, Muslim dyan, patayin natin. Wala sinabi yung gano'n ng Bible. Eh, win natin sila sa Panginoon. Doon ka maging matapang. So, sana ako nyo. Kaya sinabi ito, fight the good fight of faith. Lumaban ka! Pero tama lang yung doon sa pananampalataya ka, lumaban. Hindi sa pride, hindi sa payamanan, payabangan. CCF na naman nasa utak ko. Ganun eh, ganun ang labanan eh. Yung pa-placing-placing, ganyan yung CCF eh, mga placing. Tapos ano daw yung posisyon namin kay Robby Zacarias? Kasi ano nila yun eh, naka-partner nila yun. Alam nyo naman, kung alam nyo yun, may ginawang kalokohan yun. So, galing. So, in a way, inaaral ko.
kasi para may turo ko sa inyo. Anyway, so faith, fight the good fight of faith. So paano yun? Sino ba dito? Wala masyadong fighter dito. Ito si Bud, medyo sa basketball, di ba? Maganda rin yung mga ganyan minsan eh. Yan, si Rappi. Kasi laro at least, yan, si Kuya Joe. So at least may fight yan eh. Sa basketball, di pwedeng, ayoko, umalis ka dyan. Pag mamay, laban yan eh. Gusto niya rin makuha yung bola eh. Oh, lang ano, ikaw lang. So lalabanan mo yan. To the point nga iba dyan, talaga nagaganyan pa eh, di ba? So ang hirap, pero tayo, okay, relate natin dito, yung alamin natin kung ano yung rules of engagement natin sa laban. Amen? So, napaka-importante niyan. At, ito na yung gusto kong emphasize din. So, lay hold on eternal life. So, ito, namamali po kasi iba dito. Sabi nila, parang, dapat pag lay hold po kasi parang mong kapitan eh. Ganyan po yan, kahit saan mo tingnan sa Bible. So, anong sabihin niya? So, kumapit ka, ibig sabihin, baka mawala yung eternal life. Doon yung nagkakamali eh. So, kaya dapat kumapit ka sa Diyos daw. Kasi baka pag hindi ka kumapit ng gusto, baka mawala yung kaligtasan. So, yun nagkamali doon. Una, paano mahawakan yung eternal life? Sige nga, kung anak ka na ng Diyos eh, kailangan mo hawakan yun para mawala yun. Kung regalo yun, babawiin pa ba yun? So obviously, iba yung ibig sabihin ito. Mamaya, mabanggit na naman to dito. Dalawang beses lang mo pinanggit sa Bible yung lay hold on eternal life. Dito lang sa chapter na to. So malinlaman natin yan. Tingnan natin. No? Yung mga mayaman daw, sabi dito, yan. No? Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come that they may lay hold on eternal life. So anong sabihin nun? So yung mga hindi mayaman, wala nang eternal life. Hindi, ibig sabihin lang. Sabihin ko na lang para mabilis. 42 minutes na pala ako, no? Ibig sabihin ng lay hold on eternal life, ibig sabihin, kasi lingkod siya ng Diyos, lumaban siya sa panampalataya, ibig sabihin, yung eternal life, ito yung lagi niya nasa isip. Kasi, naiintindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, kahit anong ginagawa natin, pag nag-soul winning ka, bakit? Takakataba na, sa 5 taon na ako nag-soul winning eh. Baka okay na yun. Nakailan na ba tayo? Basta, 3,000. Okay na yun. Iba nga, hindi nag-soul winning. Or yan, nilalabanan naman yung ano, nilalaki tayo kung natin ng CCF na naman. Oh, kamusta kayo dyan? Ilan kayo? 1, 2, 3. Mga asaw pa eh, no? Ay, meron kami satellite na naman dito. Kung sino man yan. Kahit daw pala yung iglesia ni Soriano, yaman na. But anyway, doon tayo lumaban sa pananampalataya. Tapos, ang lagi nating pinangahawakan, amen? Ligtas ka ba? Yun yun. Pag meron kang project, may programa ka, may ginastos ka. So dapat nasa utak mo lagi, eternal life. Yung sa'yo at sa ibang tao. Diyan naman bagsak agad yung mga yan. Tandaan nyo yan. Kaya hindi tayo dito papatalo sa mga yan. Okay, papatalo tayo sa ibang bagay kasi sa inyo na yan. Ngayon yung malaki stadium. Ano ba mga laman yung inaalaman sa stadium nyo? Kaya yung mga iglesia ni Manalo, talaga nagkatalo pa rin sila kasi ginawang business eh. Eh, isip-isip ko lang, wala kang pakialam dyan. Pareho ng mga kanal dyan eh. Diba? Yung tanong ko, pag nilayad nila yung number natin, tanong, ilang ba yung ligtas na sa inyo? Yun ang tanong. Nakakuha nyo ba yun? Kasi ito mga bata, especially kayo, pag na pinaandaran kayo ng ganyan, hindi nyo alam to, hindi kayo kumapit sa dapat yung kapitan, tapos kayo. Hindi man kayo mawala dito, at least nangihina kayo, di ba? Ganun yan eh. Tagay na, ulitin ko, fight the good fight of faith. Pag may pananampalataya pinag-uusapan, dapat laban ka. Again, hindi yan pride. Oy, positive to, everything. Basta, sapakin kita dyan eh. Ibig sabihin, hindi pride. Ibig sabihin, pananampalataya nga, inaalam mo kung saan ka dapat exactly lumaban. Yung ibang area na hindi mo kalalabanan, sa inyo na yan. Yan ang sinasabi dito. So, lumaban tayo sa dapat nating labanan. Okay? Di pa tayo tapos doon. Kaya sabi dito, where unto thou art also called? Saan ka ba tinawag? Yun ang tanong. Kaya pag yan, tinapaandangan ka, ba't ang late naman ng church nyo? Hindi naman ako doon tinawag eh. Doon ba ako tinawag? Magpalaki yan. Yun lagi. Doon ba ako tinawag? Magpayamanan?
Oo, oh, pero sa langit. Diba? Yun yung malaking pagkakaiba. And has professed a good profession before many witnesses. So, pinapaalala ngayon, ito, mangyayari sa inyo ito, kaya nga lagi sinasabi sa church, kaya especially mga bata, mag-ipon na kayo ng mga gandang gawain ngayon pa lang para may panghihinayangan kayo. Hindi nyo kasi pag, ayun, dati akong ganyan, hanggat malamang sa hindi, hindi ka bibitaw eh. Kasi nakakahinayang eh. Lalo kayo na, alam nyo ba, nasa internet, pinagpe-pray daw kayo ng mga kaibigan natin, na totoo yun, yung iba. Nag-pray kayo, alam nyo ba yun? Kaya iba daw, wala na doon. Wala na nga nangyari doon. Ewan natin. So, may nag-pray. Sa ngayon, ang hirap bumitaw, di ba? Kasi, pinofess muna eh. Nanampalataya sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon. Hindi lang ako basta Kristiyano. Baptist pa ako. King James pa. Independent pa. Fundamental pa. Soul winning pa. Ang ganda ng profession mo kung nandito ka. Yan ang gusto ko sabihin. Kaya sabi ni Paul, ang ganda ng profession mo eh. Before many witnesses, sinabi mo yan sa maraming tao, bibitawan mo ba yan? So laban, ipaglaban mo yan. Amen? Hindi nyo lagi yun. Tapos sinasabi ko yun, sa mga nawawala na. Kunwari, yung iba, dating active. Ano naman na sinasabi ko, ganun din kayo, gawin nyo sa seminary. Sayang naman, dati nag-active ka na isang taon, ngayon, ano na? Paglaban mo kasi yung pananampalataya niyan eh. Pastor, okay lang ako. Okay lang ako. Nakuha nila yung kanikanino, hindi na yung paglaban. Walang pananampalataya. At yung pananampalataya nila, kung saan-saan lang na, praise the Lord din dito. Dito, Bible, kumari. Labanan yan. Amen? Ganun din yan lang. Pag may kaibigan kayo, may yan ang sinuturo sa inyo. Oh, paano yung paglalabang? Di mo alam. Sige nga. Fight the good fight of it. Lay all the eternal life for the code and profession before many witness. Ang nga ba pa? Tapusin natin to kasi maaga naman tayo ngayon eh. Ito sinasabi ni Paul, I give the charge. So may kinalaman sa title natin. Ganun yan, committed to thy trust. Ganun din po yung charge. Kailan lang na nabanggit na rin yung charge, di ba? Sino ba yun? Hey, dito mamaya pala yun. Pag sinabing charge mo, parang obligahin. Okay? So, inuobliga kita ngayon sa paningin ng Diyos. Ano? Hukwingin ng all things. So, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. Inuobliga kita before God and before Christ, Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good profession. Ito yung mga dinadaglag lang na salita ni Paul kay Diyos at kay Jesus. Bakit? Kasi yung sasabihin niya, importante yun. Ba't niya kailangan sabihin si Kristo at pati kay Pilato? Ba't pinalala niya pa yun? Anong kilala mo sasabihin niya yun? Kasi parang maalala natin, hindi basta-basta to. Yung pagsubak niya lang doon kay Pilato siya. Diba? Inaasal siya doon. Papatayin kita. At alam niya yung gagawin niya yun. Andiyan na kayong mga soldier eh. Kanina nga, hinataw lang siya eh. Sa atin, iba sa atin, daling sindakin eh. Alam nyo yung sindak na tinatawag, tinatakot ka. Mga ganyan, ng isang beses, nagganon ako sa mga MMDM, bago silang building dyan pa eh. Kaya yayabang eh. Doon sa, ano, bago silang building sa Utigas eh. Sinita akong gano'n sabi. Ba't ka na gano'n? Ito, nag-left turn ka doon. Hindi naman nag-signal eh. Sabi mo kasi huminto kasi may dadaan. Hindi ko alam bakit. Hindi huminto akong ganyan. Eh, may naasal sa likod ko kasi hindi siya pala yung gagano. Na iba? Hindi na. Kasi hindi ko talaga yung... Alam mo, ay sindak mo ako. Hindi kasi namin gano'n. Pero, ang dali natin masindak minsan eh. Lalo dito. Huwag tayo papasindak. Amen? Ngayon, hindi ka may... Amen ba? Amen. Eh kaso nga, pag di mo alam yung pinaglaban mo, takot ka talaga. Eh sinasabi ni Pilato, di ba, inaasa si Jesus. Alam mo ba? O hindi mo ba alam? Na may kapangyarihan ako, na mamatay ka, mabuhay ka? Wala kang kapangyarihan eh. Ganon tayo na kasi alam niya kung nasaan ang kapangyarihan na kanino. Kaya bakit binanggit si Pilato ngayon dito? Kasi ito yung pinagtiwala na mong Jesus. Hindi yan papasindak, alam niya.
ang kanyang kalalagayan tsaka ibang tao, katulad dito mga Poncio Pilato na to, na hanggang panakot lang, di naman nila alam na ang Diyos pala pinakama kapangyarihan sa lahat. Sabi lang dito naman dito, nagbibigay ng so yan, binanggit lang yon. Ano ngayon yung babanggitin niya actually? Yung talagang babanggitin niya, I give thee charge in the sight of God. And then, ito na yung pinakatanan yun eh, that thou keep this commandment without spot. Pag sinabing keep, panatilihin mo. Pag sinabing walang spot, walang ma, walang dumi, walang, kasi pure, unrebukable. Ano nga yung aral na yan? Yung kanina sinabi niya kanina na fight a good fight of faith. Amen? Dapat alamin mo yun na, again, balikan ka kanina kasi ito yung madalas na pang, andali nating ma, ano eh, pag sinabi, oh, huwag nang pag-usapan yan. Yung mga nagsabi sa akin ng mga Baptist din, di mo alam sa, ha? Baptist ka ba? Ganyan, dyan tayo nakilala eh. Na binabanatan yung dapat banatan, hindi ka naman physical eh. Isabihin na sabihin mong mali yung mali, ano yung mali doon? Gano'ng ka mali or gano'ng ka tama? Lumalaban tayo kasi walang may sasabi dapat sa atin. Again, sa aral to ha. Hindi ka pwede sabihin, hoy, hindi naman ganyan eh. Hindi, inaral ko na yan eh. Anong hindi ganyan? Ganito yan oh. Ba't mo alam? Kasi inaral nga eh. At in-apply. Hanggang kailan daw? Eh, pag mayaman ka ng pasto, eh, pwede mo nang para CCF ka na na. Na sabi mo, iwas pusoy ka na lang. Yan yun eh. Kasi pag ganun ka na kayaman, pakialam ko mag-uusap ka. Pahala na yun, doktrina yan. Yung kausapin mo yung ano, kapwa niyo maliit na church, di ba? Iwas pusoy na yan. Pero hindi tayo ganun. Kahit maliit na tao, kahit nagsisimula lang basta yan, kung may sinasabi siya, parang mali yan, ha? Pakinggan natin. Pero kasi nga dahil alam mo kautusan ng Diyos siya, walang masasabi yan dapat. Hanggang kailan nga? Pag mayaman ka na, hindi, mayaman ka na. Until the appearing of the Lord Jesus Christ, hanggang dumating ang Panginoon. Ibig sabihin, talagang walang katapusan na yun. Eh, ba't pag dumating na siya, wala na eh. Wala na laban dun eh. Pag dumating na siya, tayo re-reward na. Okay? Anyway, yun ang hintayin natin, pero habang dito tayo, laban tayo. Amen? Which in His time, He shall show who is the blessed and only potentate and King of kings and Lord of kings. So yun na lang, binabanggit ng Panginoon dito through Paul na hoy, yung pinaglilingkod na ng Diyos, ito yung pinakamakapangyarihan. Amen? Amen. Kaya hindi, never. Na dapat ko namin, anong yun na, nangaasa sa atin, hoy, late nyo ah. Hoy, mali ka, may nagganyan sa akin yan. Mag-ganyan sa inyo. Hoy, 29 years ako nagturo, ganyan ah. Usapan lang natin yung aral. Kasi aral to ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Ganun na sinasabi ni Paul kay Timothy, huwag kang papa, ano doon sa mga yan, pagtama ka, tama ka, aral ng Diyos yan, aral ng Diyos yan. At binanggit na, who only, so pinupuri lang ang Panginoon dito, pero importante itong mga detail na to eh. Who only hath immortality. Ano sabihin ng only? So, pwedeng mali yung ano natin dito eh, no? Kasi, ano? Immortality lang meron siya? Ganun ba yun? Hindi. Ibig sabihin lang, ina-emphasize siya lang po yung immortality ng Diyos. Okay? Yan yung mga bagay na pag iniisip, pag inaaral mo to, yung dapat mo makuha. Hindi ka malito at huwag kang hayaan na litoin ka na ibang tao. Ganyan po ang mga salita, ganyan ang literature. Minsan may ginagamit ng mga salita na para emphasize yung isang point lang. Okay? Anyway, yun lang yun. So, ang Diyos lang ang immortal. Actually, lahat tayo may immortal eh. Kaso iba sa impyerno, iba sa langit. Pero, ini-emphasize siya immortality ng Diyos. Dwelling in the light. So, hindi lang ito binubuksan yung ilaw and then, doon tayo. Hindi, doon siya mismo nakatira. Sa ilaw. At yung alam niyo yung natatapos lang natin na may preaching ni tayo dyan eh. At tagal lang ko para kay Brad ah. So, yung sana siya yung dwelling in the light. So, doon siya nakatira. Ibig sabihin yung liwanag, yung katotohanan, doon siya nakatira. So, imagine mo, ganun ang Diyos. Walang darkness sa kanya, yung sabi. So, which no man can approach to. Eh, wala na palang makakalapit. Kaya nga, doon siya, isa, mag-isa lang po siya doon. So, kung naintindihan natin yung dapat ay mental sa kanya, hindi lahat.
Hindi lahat may intindihan natin sa kanya. Pero approach pa rin natin siya. Whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and glory, honor and power everlasting. Amen. So, pinuri lang Panginoon. Okay? Ito na. Balik siya sa mga tao. Charge them that are rich in this world. So, may kinalaman sa last time natin, last week, pera, no? Anong gagawin ngayon ni Timothy daw sa mga taong... meron tayo mismo ito yung aral, no? Anyway, iba, hindi na... parang last, 2021. So, paano yung mga pastor? Katulad nyo, paano yung pastor, CCM, pinag-iinita mo, paano kung totoong Kristiyano, paano yan, no? Paano? Anong gagawin ng mayayaman? Yan, mayayaman yan, komunista ba tayo? Dapat, mamigay lahat. Gandang tanong nun. O, ito, sagot. Pag mayaman ka, Kristiyano ka, anong dapat gawin ng lingkod ng Diyos sa'yo? Para, paano yan? O, pastor, tama-tama, hindi natin problema yan. Eh, kaso, na ano ito'y nasasagi ito eh. Ba't natin niyaari, pastor, hindi nga tayo mayaman, wala natin... Eh, mag-inaral natin yung CCF, dapat may sagot tayo doon. Ano yung dapat natin i-suggest sa kanila? Masakali. Ano yung dapat nila? So, imap nyo na sa utak nyo. Isang mayamang tao, member ng church, anong dapat niyang ginagawa? Eh, kasi kung mayamang ka, nakaka-distract. Sa pananampalataya, maniwala sa hindi. Kasi nga, puro eternal things yung pinag-uusapan natin. Pag mayamang ka, puro material yan. Parang di kayo makarelate, no? Kahit ako eh, pero kahit mga bata, nakakita ko ng batang ano, ang daming laruan. So, yung mga bata, ini-spoil natin kasi kaya na, laruan lang yan eh. Anong ginagawa ng bata sa laruan? Parang di na alam, anong uunahin eh. Dati kasi si daddy kasi kasi paano naka-abroad yun eh. Ang bira sa ng buhay namin nung first week na yan. Binigyan ko, di laruan eh, inaaral pa namin kung paano lalaro eh. Tapos mayroon pa dyan apple, may chocolate, may ano. Di mo lang kung nauunahin mo, lalaro. Maganda ba yung ganun? Parang asarap ting... Sino, lalaro. So, pero pangit pa rin, hindi mo alam gagawin mo. Alam nyo, ganyan mayaman. Hindi alam, gagawin niya. Kaya kung paano nga, kung member mo yan, yan ang pinakamahirap i-deal. Sa totoo lang, pag nagkaroon tayo dyan, ng kunwari dito, ng sino ba, ano, milyonaryo, hindi imposible yun, pero ang hirap i-deal niyan, lalo yung pastor ang mahirapan dyan. Eh. Eh kayo, huwag yung utangan, ha? Pero ganun yan, si pastor, kasi parang hindi kayo mag-match eh. Ang hirap din sa kalagayan nila. Anyway, ito na yung sagot eh. Kung mayaman yan, ano sabi ni Paul kay Timothy? Ganito yan. Hindi nila kayang kontrolin yan. Sabi ni Paul kay Timothy, oh, ito gawin mo. Charge them that are rich in this world that they may not be high-minded. Alam ng salita ng Diyos, alam ni Paul. And then, tinuturo ngayon kay Timothy, ganyan yung mga mayaman, ganito yan. Ang taas ng tingin sa sarili niyan. Alam mo ba yun? Ay, hindi naman siguro. Hindi, iyan yun! Anong gagawin na ang anong hirap nun? Tingin niya sa sarili. Paano yan? Ganito yan. Obligahin mo sila. Hindi sinabi dito eh, pero obviously, ano yun? Ano ba obligahin mo sa mayaman? Na mag-serve, gano'n? Ayan oh. Para sila hindi magtiwala sa mga yaman nila na tinukoy ni Paul dito, hindi yan sigurado. Sigurado yung pag in-invest niyan, hindi mawawala. Hindi sigurado, uncertain yan. So, paano sila magtiwala sa Diyos ngayon? Yung kayamanan nila, ano, obligahin mong ibigay nila sa church din. Wala sinabi ganun, pero ganun. Gusto mo yung gamitin natin. Kaya dapat mo yung pastor, matalino ka. Kasi paano nga yun? Paano mo obligahin na paano? Paano yun? So, dapat alam mo kung saan gagamitin yun. Tulungan mo siya na mawala sa kanya yun. Ilagay niya sa tamang bagay. Para ngayon, kung medyo hirap na rin siya, hindi mo hirap sa buhay. Pero sabihin, pag na medyo nahirapan yan, ako, anong gagawin yan?
Dari yung, yun nga, life investment niya na na, hindi makabili siya iba, no? Bumili ng ganyan, at business, at may mga portfolio, sa ganyan. Hindi na ako mawawala nito. Hindi na magtitiwala sa Diyos yun. O paano yan? Paano magtitiwala sa Diyos? Yung mga kayamanan niya na binaliktad ng Bible, eh, hindi yan, ano, hindi sigurado yun. At pag nagka, ano ka pa dyan, alam mo na, pag nagka-bulilyaso ka dyan, sabihin mo pa, Lord, pinabayaan mo. So, ang hirap itong kay Timothy, no? Kaya ang tinuturo niya, obligayin mo sila para hindi sila magtiwala sa yaman, magtiwala sila sa Diyos. So, hindi sinabi specifically, pero nakikita ko dyan, yung nakita ko rin sa church, ganun. Na, oh, mayaman ka, parang, oh, binabati mo siya, pastor, minsan nakakahiya, di ba? Pero minsan, anong gagawin mo sa pera mo? Sige. Kung gamitin mo sa gawain yan. Ang hirap maging mayaman, no? Pag hindi ka natuturuan. Pero pag matalino yung pastor mo, pag naturo sa yan, ang sarap ng masaya ng buhay. Amen? May tiwala ka sa Diyos. Hindi mataas ang utak mo. Hindi kang mayabang. Yan. At, yung mga pera kasi, madalas ang utak natin dyan, enjoy eh. Uy, yun nga, parang habang kumakain ako dito, hindi pa ubos, kain ulit. Habang naglalaro, ang sarap ng buhay. Kaso, hindi yan kailangan mo. Hindi yan dahil sa'yo, most spoiled ka dyan, mayiging materialistic ka dyan. Ang gusto talaga ng Diyos, ma-enjoy mo yan. Eh, paano ma-enjoy? Hindi lahat ng method para ma-enjoy mo ang isang bagay is isubo mo lahat. Tama? Sino din? Nalala ko din si Buddy. Pero yung mga bata, katulad ng anak natin, pag di pa marunong, dahan-dahan lang, ano? Diba? Kumalat-kalat na dito, na-enjoy mo ba? Opo, hindi. Mas may enjoy mo yan kung tama lang. Kung may sobra, ilagay mo sa rep. Mamaya ulit, ay, mayroon pa palang natirang ano, yun na-enjoy. Balik tayo dito. Again, inuturo ko na sa inyo dito, in case, magkaroon tayo ng ganitong member, ha? Hindi ako lang yung ano, kayo, alam nyo na. Una, hindi nyo utangan again. Huwag nyong titisurin. Ano yung mas, ano yung kailangan niya? Paano niya ma-enjoy yung kanyang pera? Eh, sinasabi mo nga, pastor, ibigay eh. Paano yun? Pag nawala na, ah, wala na. Pag naloko siya, hindi niya ma-enjoy yun. Una, sabi niya, utangan niya. Tapos, eh, yung, sama loob nun. So, pero pag sa gawain niya ginamit, ano yung maganda example? Mara, evangelistic natin. O kaya soul winning. Ayan, wala, sasakyan na lang. Nakita mo naman, kailangan natin yan. Magusundo. Ang mga tao ngayon, pag di mo sinundo, minsan, ano, discourage, yun, ganyan. Bad, gamitin natin dito. O. E pag nakita niya yung sasakyan, ginagamit, ang daming nadadala sa Panginoon dahil sa sasakyan. Mas na-enjoy niya, tama? Ano pa? Ganun din, kunwari, building. Eh, ang dami niya ng building, di ginagamit, kunwari, ginawa. Yeah, may mga kilala tayo minsan ganyan, di ba? May mga, nasan? May bahay ako sa ganun, walang gumagamit, nang gumagamit, ipis, saka ano. Ibig sabihin, di nagagamit. Kilala tayong ganun. Kaya, hindi gamitin nila sa gawain din. Kung nagagamit yan, at least, uy, matutuwa siya itong bahay ko, yung warehouse ko, yung na-enjoy ko. Pag nakikita ko, binabalik na ginagamit sa dapat gamitin. Amen? Amen. Ano pa? Wala ng mga kapangilangan sa pagkain. Yan, ano natin, yung sa support ng mga yes, ibig sabihin, ginagamit sa gawain ng Diyos. Okay, again, hindi na masasayang, ha? Ay, minsan, naasal din ako pag may nasayang dito, ano. Men, gamitin natin. Kaya nga, ang hirap, mabanggit ko sa inyo last time, alam mo, pera lang kailangan mo. Pag may pera ka na, again, ako gusto mong maging matapat at gusto mong mapagkatiwalaan pa, ang hirap magkaroon ng pera kasi ine-expect sa'yo, gamitin niya sa tama. Pag sinayang mo yan, lalo sa amin ha, lalo mga pastor, kahit sa inyo eh. Kahit sa mga nagtrabaho, binigyan ka ng sasakyan.
Nung binigyan ka sa sasakyan, lalo kang absent-absent kasi naggala. Naku, hindi ka na magkakatiwalaan ulit, di ba? So, ganun din tayo. Pag kinagatiwalaan tayo ng lakas, talino, gamitin natin na tama. Para lalo mong ma-enjoy. Ganun din po yung mga mayayaman na yan. Ang kailangan nila, ma-enjoy nila yan. Hindi nila ma-enjoy yan kung mali, materialist at makasarili sila. Kung tutulungan natin sila, nakakatulad yung ginagawa ngayon ni Paul kay Timothy, tinuturuan siya, ma-enjoy niyan. At sabi dyan, that they do good and they be rich in good works. Nakita niyo yun? Kanina, mayaman lang siya sa pera. Ano yung dapat siya maging mayaman? I-convert niya yung pera sa good works. Again, hindi masama ang good works. Kaya nga good works eh. Sa kaligtasan lang yan, masama. Mali yun. Hindi ka maliligtas sa paggawa. Pero pagligtas ka na, anong gagawin mo sa mga binigay sa'yo ngayon? I-convert mo yan sa good works. Tulad nung kanina, sasakyan. Magkano lang sa kanila yan eh. E kung nagagamit niyan, naku, tuwan-tuwa yan. Alam nyo, yung dami ngayon, marami ng ministry sa mundo ngayon, natutulin yung tao. At actually, ginagaya nga ng salibutan yan. Magit ka last time sa inyo, di ba? Yung GoFundMe, alam nyo ba yung mga ganyang ano ngayon? Ibang pabataan, ang galing na dyan eh. GoFundMe. Ako ay... Ano ba yung mga ganyan? Man? Ha? Anong ginagawa nila? Piso para sa laptop, mga ganyan. Para po akong makapag-aral, mag-send lang kayo ng piso. Alam, lahat siyang kinuha sa Bible, alam niyo ba yun? Si Moses, ganun. Ang kailangan nilang ganito, sinabi ng, in-explain niya lang anong kailangan gawin, nagbigay yung gusto magbigay. So, ganun din tayo ngayon. Amen? So, pag mayaman ka lang, sakali umaman ka, sana ito yung pangarapin mo. Amen? That good works, and then ready to distribute. Ibig sabihin, hindi siya puripon, hindi siya mga sarili, willing to communicate. Ganun din po yun. Amen? Amen. Hindi tatago mo. Actually, wala akong pera eh. Ito na, tapos natin. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold in eternity. So sila pa rin ang bida dito, ganito daw. Bakit dapat niyang tuluan sila? Kung marami silang good work, nagbibigay sila ng maayos. At again, kung mayaman ka, minsan di na sapat yung tithes eh. Pero okay na rin yun. Yun ang basic. Okay? Kung magaling ka, gusto mo pang mag-lay in store, mag-ipon. Ayun, dyan magaling yung mga mayaman. Kaso, iba to eh. Iba yung dapat mo daw ipunan. Saan ka dapat mag-ipon? May mga time daw na darating. Ano kaya yun? Ano ayaw na ayaw ng mayaman na darating yung oras na yun? Nakamatay ka rin eh. Natapos ko lang sa Ecclesiastes. Yan ang message nun. Sabi ni Solomon, pambira, yaman ko, dami kong ginawa. Kanino ka iiwanan to? Ang dami niyang anak. Ano kaya? Magiging mabuting ano kaya? Hindi ko alam. Kaya lalo siya na-stress. Yan ang Ecclesiastes eh. Na-stress siya. Kanino ka iiwanan to? Hindi ko alam kung magiging matino to. Hindi. Yan. Eh, paano kung ginamit mo na? Yun, yun. Amen? Amen. Ginamit mo yung pera mo, yung talino mo, yung oras mo. Kaya minsan, naaawa ako sa sarili ko, pero kayo sa inyo din. Lalo kayo bad kasi nga. Pero pag naaalala ko, ina-invest nga natin to. Amen? Amen. Ina-invest natin yung buhay natin. Kanina, saya nila ba naglilinis ano eh. Pero saglit lang yun. Ang late lang nalilinisin natin. Pero in a way, naano ko sa'yo. Sana walang mawala dito ha. May bata, ganun ang dati, naglinis dito. Tuwa ako, siguro, spiritual to. Kasi natangay ng iba eh. Yung ipunin mo daw, yung makakatulong sa'yo pa, yung sa time na darating, maganda yung foundation mo. Pag puro ka, good works, yung pera mo, ayan, doon ako sa gawain ng Diyos yan. Hindi mo makakalimutan yun, matutulungan ka. Makikita mo yun, unari, yung mga, unari, tulungan yung pera mo, ganyan. Saan ba napunta yun? Ganito po ginawa dyan, no? Ang daming naligtas, ang daming tumalino, ang daming naging soul winner dahil sa donation mo, ganyan. Nako, ano mangyayari? Yung parang balik tayo kanina, nakatingin ka sa eternal life. Hindi ka mapagsasayangan. Amen? Amen. Anong di na inuwala yun ba eh?
Kasi pastor, hindi ako makarelate eh. Mangarap ka na. Amen. Kasi darating po yan, sabi nga sa inyo, sa, kahit sa dahil eh, parang meron doon mga kala mo, hindi gagamitin eh. Oo, oh, meron din naman. Yung mga time na pinagpe-pray lang namin. Puro pray lang, pray lang, pray lang, pray. At alam mo, hindi na darating eh. Pag dumating na yan, di mo alam. Minsan, di mo alam paglalagyan. Yan ang totoo. Amen? Amen. 1 hour and 11 minutes na tayo. Kaya anong oras ka dumating ba? Tapos sila, dalawa na lang to eh. Di pa tapos po. Ano yung constant theme? Bukod sa Bible, sa Timothy. Alala nyo po. Magtuturo si Paul ng katotohanan and then, di maalala siya. May kalaban tayo. Lagi po yan. Kaya sabi dito, ito na nga, panatilihin mo yan. Pinagkatiwala ko sa iyo yan. Alam mo ba yung oras ng mga taong, sabi nga lang si Bill Gates daw, yung mga ano eh. Sakaling may nakita daw na $100 bill. Gano'ng kalaki yung $100 bill? 5,000 lang. 5,500 ba? Naisira ka sa mata. Maliit lang sa kanya yon, kaya hindi raw niya yun pulutin. Anyway, parang ano lang yon. Kasi nga napakayaman ng taong yun. Ibig sabihin, importante yung oras niya. Amen? Importante ba si Bill Gates? Sa kamundo! Ngayon na naman, itong mga, pag binabasa ko yung news, alam ko itong mga ito, nabayaran na naman ito eh. Kaya siya daw yung, we have to close the gap. Eh, din yung mga ano sa amin eh. So, ano yung close, bridge the gap or close the gap of yung immunity. Ang sabihin ng close the gap, ibig sabihin, dapat lahat mabakunahan. Ako, bayad na naman ito. Nabayaran ito. Importante sa kanila sa sabi ni Bill Gates. Kasi pag natuwa yan, ganun niyo. Pero ang tanong ko sa inyo, niya, importante ba si Bill Gates? Importante nga eh. Nasaan libutan? O, ngayon, sino importante sa inyo ngayon? Yung tanong ko. Kasi si Paul, grabe ang ginawa ni Paul, di ba? Gaano ka-importante ang oras ni Paul? Sige nga. Nung nag-preach siya pambira, dumating buong bayan eh. So, ganun yung kalibre mo bilang preacher. Amen? Amen. Yung bawat salita mo, importante. Tapos, oh, pastor, dito ka naman. Hindi, dito. Dito lang ako. Ibig sabihin, sosolohin ka. Kasi importante kay Paul, yung aral ng Diyos, alam niya, importante rin yung individual. Kahit sa mga leadership yan, ano na nabasa ko, totoo naman din kasi. Sabi niya, pinagkakatiwala ko sa'yo, huwag mo iwawala yan. Uy, Timothy! Iba, di nakikinig eh. Importante ito. Kasi daw ganito, nabanggit ko na kanina eh, wala si Bud eh. Bakit importante yung mga aral? Kasi merong dadaan dyan, mga puro. Tingnan mo yan sa Facebook. Anong gusto mo? Catholic? Naku, kung anong pinagsasabi, kung ano yung sinasabi natin dito, sinasabi rin doon. Hindi lahat. Pero ang dami, praise the Lord. Ano yung sabi ng kanina ng friend ko, ang daming papuri. Okay naman sana, kasi ligtas ka ba? O, ganun din ngayon sa CCM ngayon. Oy, ganito ang mga project namin. Ano ka, youth? Okay, mag-donate kayo dito. Ito ang gagawin namin. Meron kami yung satellite. Yan tawag nila sa ano nila eh. Satellite? Ba't di nila magsarili yun? Ang tanong ko. Sa atin, local churches. Bakit ganun? Kasi darating yung mga taong ganyan. Ang daming sinasabi. So, dapat, anong gagawin mo? Iwasan mo yon. Parang yung nanghingi sa atin ng ang dami sinabi sa... Hindi niyo ba naiisip na? Ito nga naman, inasadya ko rin yun eh. Kasi yung tiyatsaga natin yan. Amen, nakita niyo ba yun? Kasi si Miss magaling din eh.
Dito yung pinakawalan si Sean. Oh, doon sa tatay mo. Parang makaramdam yun. Ilang oras na ako kinausap. Anong ka? Alam mo, wala akong oras sa anak ko. Hindi nakaramdam eh, no? Alam mo, ganyan gagawin sa atin ng mga ito eh. So, dapat alamin mo, kasi limitadong oras natin. Amen? Amen. Tulad ngayon. Kasi importante itong ginagawa natin. So, kung limitadong oras mo, iwasan mo na yung mga bagay na ngayon, mga uso yung mga Bible study tayo. Sure, ganda yan. So, tanong, paano? Excited na ako doon sa CCM. Anyway, ano yun? Vain babblings, walang kakwenta-kwentang salita. Opposition, ito na, opposition of science policy, so-called. Yung ibang mga churches, puro science. Ang maganda naman yung tulong science. Ang problema, mali. No, so, lalo sa panahon natin ito, napaka-applicable ito. Nandiyan pa ba kayo? Tapusin natin, kailangan tapusin ito. Ilan na lang eh. Dumating po sa atin, sa panahon natin, nung mga panahon kasi nung mga wala pang evolution na teaching, maganda rin daw po yung mga takbo ng mga churches. Pag binasa mo yan eh. Yung mga churches, alam nyo na, no? Sa panahon pa ng Panginoon, nandiyan na yan. Eh. Nainit na yung elko na. Malamig naman, sige. Okay, saan na ba ako? Yan. So, anong nangyari sa kanila nung ganito? Dumating nga itong mga kalaban at puro science kunwari ang dala. So, alam nyo na yan, evolution. Big Bang. Ano man yung Big Bang? Diba? Pag tinuturo nila sa textbook nila, kala mo, totoo talaga eh. Ito ang nangyari nung ganyan. Paano mo nasabi? Diba? Tapos yung creation, hindi na tinuturo. So, paano na yan? Kaya pinapaalalahanan tayo, hoy, Timothy, ay, mga lingkod ng Diyos. Alamin mo exactly kung ano yung totoong science. Ilang gusto ko sabihin dyan. Science is good, yan ay katotohanan. Pero, yung science po, aral lang yan eh. May mga taong nasa likod niyan. So, yung mga tao pwedeng makurap. Yung science, eh syempre, susunod yan. Parang alam niyo yung mga batas ng tao, di ba, nagbabago-bago. Depende kung anong klaseng tao yung nagpapatubad nun. So, pag nakurap yung tao, susunod yung batas. Ganon din yung science. So, pero salamat sa Panginoon, may mga bagay, ang dami na na-establish na sa science. Kaya ngayon, katulad niyo sa bakuna na yan, ngayon, wala na silang masabing yan eh. Alam na ng mga tao, tinatawanan na sila eh. O ngayon, yung mga sumusunod doon, siyempre nahihiya na rin. Nagbibigay na sila ng excuse ngayon. Kasi, yung science nila, mali pala. Okay? So, ang gusto ko sabihin doon, mas sundan mo ang Panginoon. Pag sinabi ng malinaw sa Bible yan, tiwalaan mo yun. Pagtiwalaan mo yun. Kasi kahit ano pang mauso next, kung ano man yan, next year, next decade, mas mapagkakatiwalaan mo pa rin ang salita ng Diyos. Amen? Yun ang totoo. Which some professing have heard concerning the faith, grace, and so, yun na yun. So, ibig sabihin, tinapos niya doon, ang dami na. Na nung sila inayari ng science, nagkamali nila sa pananampalataya. At ang example nga niya, sa evolution, ang daming sumakay niyan. Ang daming mga preacher na nag-iba yung preaching nila. Nung church nila na iba, pumasok yan sa mga churches na kesyo, 6 days nga lang maginawa yung mundo, parang sabi sa Big Bang, millions of billions eh. O paano yan? Sino tayong titiwala? Hindi, gawin natin, pag-combine natin. Hindi pwedeng combine yun. Sabi nito, isang 6 days eh. Ito, millions, billions. Paano i-combine yun? Amen? Sabi dito, nanggaling tayo sa unggoy. Dito sabi, ginawa tayo ng Diyos, tao na agad. Walang ano dyan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Hindi mo pwedeng compromise yan. Kaya yun po, so natapos natin yung Book of Timothy. So sana, ganun pang gusto ko sa mga bata, mag-aaral tayo, mag-aaral. Yun ang magandang science, totoong science. Yung binanggit kanina, falsely so-called, yun yung sabihin, tinatawag lang science, pero hindi totoong science. Kaya kayo ngayon, lahat kayo, nag-aaral ngayon, sana talaga nag-aaral kayo.
Ito yung challenge ko. So, pag nawala na kayo ng gala sa Bible, tapos gusto niyo yung pursue, puro science kung ano man yan, talo ka na doon. Eh, dito ka magkakapera eh. Kahit sila ako lang may pera eh. Alam niyo ba yun? So, huwag niyong follow after ano? Righteousness, godliness, faith, love. Patience. Ha? Meekness. Yan yan. Di ba napansin niyo may yabang? Ganun din. Yeah, si Pauchi yabang yan. Tsaka si yun. Andan niyo yun. So, ang science po, ang Diyos na nag-establish yan. Siya gumawa lahat eh. So, doon lang tayo. Minsan may mga bagay tayong hindi mapaliwanag. Take your time. Okay? Okay, mga, magamatay na tayo. Tulok na. Eh, sabi ng expert eh. Sinong expert? Ang sabi ng Diyos, hindi natin kailangan yung immunity na ginawa ng maduduming bagay. Amen? Ginawa sa unggoy, sa utak ng unggoy, sa fetus. Lahat i-inject mo sa ano mo yun. Eh, lahat ako tayo na-injection. Kaya huwag mo nang dagdagan. Lalo ngayon, na binabago na yung DNA mo. Ayaw mo tapusin, hindi. Sana na kuha natin yung ang sana pa ano lang dito yung sana na picture niya sa utak niya, amen. Isang mentor at isang tinuturuan. Ganun po pinapasa yan. Yung tamang aral, kaya huwag kayong mainip diyan. Parte ng buhay na natin 'yan. May kumbaga may budget kayo sa pagkain, di ba? May budget na yung oras niyo sa church. Amen. So, later magbabasa kayo sana, nagbabasa pa kayo. Itong ganito minsan-minsan lang na kasi anniversary natin. Pre-anniversary. Alam niyo ba, ibang mga churches may gano'ng pre-anniversary. Oh, ito na yon. Amen? So, tama-tama, natawag si Timothy. So, ganun yan ha. So, later, sa Sunday, sa pastor daw, nag-confirm. So, inihanda na yung message niya. Sana ihanda niyo yung sarili niyo din na makukuha niyo yung blessing. Amen? Ito yung aking pastor. Ngayon, nakapastor niyo ako, di ba? Ganyan, ang parang napatay, pinapasa. Download. Alam niyo yung download, di ba? So, magda-download din ako ng konti kay Pastor sa Sunday. Sana, blessing. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa natapos namin series, Panginoon, sa 1 Timothy, Panginoon, kung saan nakita namin ang pagtatapat niyo kay Paul, si Paul, kay Timothy, tinuro niya, Panginoon, lahat ng dapat niyang matutunan. Obviously, hindi nasulat lahat sa libro, but I pray, nakita namin doon, Panginoon, kung paano si Paul, Panginoon, na intindihan niya lahat kami mamatay physically, Panginoon. So, mga bagay na pinagkakatiwala, aral, Panginoon, methods, pananampalataya, Panginoon, yung pag-ibig namin sa kaluluwa, pinapasa dapat namin yan. At ang mga sasalo niya, Panginoon, i-obliga din namin sila, tuturuan namin sila na magtapat sa inyo, sa inyong salita. Dahil nakita din naman namin paano nag-compromise ang napakarami. Pinili nila pera, kayabangan, ayamanan, sikatan, Panginoon. So, I pray na itong church na to, Lord, hindi kayo maging ganun. Maging blessing din po, Lord, sa anniversary. So, dito, Panginoon, sa kanyang pagbisita dito, Lord. Makuha namin dahil makuha ang blessing, Panginoon. So, kayo pong bigay ng kalakasan sa bawat isa. Okay, Pastor Lito, Lord. Hindi madlangan. Hindi po sa alahala. Doon pa rin kami sa Sabado, Panginoon. Ingatan yung bawat isa. Magbabakasyon din dito, Lord, na sila pamilya, pa-uwi. I pray na ingatan yung bawat isa sa Sunday. Look forward for more blessing, Panginoon. At sa inyong salita lang namin kayo magtiwala. At alamin namin ang katotohanan dito, Lord. Ay natagubilin ko, Lord, ang bawat isa namin dito, Lord, kasi mga kabataan na inukumpara kay Timothy, Lord, na sila ngayon yung Panginoon nag-absorb ng mga katotohanan. Pinagpasapasahan na, Lord, from the time of the Lord Jesus. And hanggang sa ngayon, Panginoon, palataya kami na even yung pinaka-pure, Panginoon, na doctrine, na aral, Panginoon, methods, pwedeng-pwede po yung may pasama kung kayo po yung nakatutok na talagang tapat, nagtatapat, nagmamahal sa inyong katotohanan ng salita. Alam, Panginoon, kayo malulati, magingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.